Yeah, welcome back guys. So sorry na putol yung stream natin dahil nagpumitik yung kuryente, nag-brown out. Or may nagalaw at may nagalaw lang ata kasi dito lang ata sa atin nag-brown out. Ah, dito lang. Hindi, Kumo din daw. Sa Kumo din. Pero sa iba daw hindi nag-brown out eh. Oo, pasensya na guys. Oh, guys, sorry talaga. Pero I think maya-maya magbabalik na tayo dun sa game. At least, eto yung tinamaan, hindi yung exe. Yung exe, boom. Tsaka yung T1 buys, diba? Mas paganda yung mga yun eh. Pero yung recent update dun sa game natin, eh, medyo nakakalamang ng kaunti ang AG. Yun. So, maya-maya ay papakita naman na sa atin yung live dito dahil may 5 minutes delay lang din tayo. Oo, meron lang talaga ano, meron lang talagang power interruption kasi ginagawa pa rin kasi yung building. So hindi din talaga stable yung ating ano, yes, yung kuryente. Pati yung mga nagpupukpok, 'di ba? So please bear with us na lang muna. May ano naman daw yun eh, parang may curfew naman sila hanggang 5 PM lang sila pwedeng magpukpok. Oo, talo daw first blood natin. Ay, ganoon. Talo yung first blood. Saan ba tayo ng first blood, AG? Mm-mm, kanina to. Ay, ah, wait. Ayan. Oh, yun daw sa live stream daw ni Casey, hindi naman daw naputol. Ah, baka mga studio dito lang naputol sa Hilera. Oo, baka dito lang. Lungkot naman, nadamay pa tayo. Generator na po at backup UPS. Pero kasi ngayon lang kasi talaga siya eh. Mm-mm. Pag siguro tapos na yung ginagawa. Ay, okay naman na. Nakakabalik naman din kasi agad. Oo. Bihira lang talaga yung, kasi napuputol yung buong broadcast. May nangyari na siya one time, pero I hope na hindi na maulit. Pero babalik na muna tayo dun sa lobby nung AG versus YG. Eto, teka lang, di ata tayo makano. And yung recent, ano, yung recent chika para sa Dota, magkakaroon ng Netflix series. Ayan yung anime, yung Dragon's Blood. Ang bida yata dyan ay si DK, si Dragonus ba? Yung pangalan niya dyan? Dragonus ba o Dragonov? Something. Yung pangalan ni Davion. DK. Ha? Davion. Dragon. Davion pala. Basta letter D. Layo ha. Davion, tsaka si Mirana. Yan. Si Princess Mirana, yung ano. Yung, March pa? Oo, sa March pa yan lalabas. Parang yung graphics niya, parang Castlevania na ano, parang Avatar style. Mm. Parang hindi siya yung classic na anime na ano. Di ba iba? Iba kasi yung parang, oo, Legend of Korra kasi yung isa sa mga producers din ng ano na yun. So, hindi siya yung katuloy ng parang Demon Slayer na anime na anime. Para siyang 3D na something. Ayan, pero eto na nga, nakabalik na rin tayo sa graph. IG lang yan, nakuha pa yung first blood namin. Pero, looking nga rin, si, si How, yung pack, mukhang nag-walk trip siya pabalik sa base, ah. Oo, tapos tipi na lang siguro siya pabalik. Ayan, and in terms of last hits and denies naman, Magnus looking good din naman siya with 56 and 12. Pero ano siya eh, sinusundan siya ng 2 cores dito ng YG. PL and Puck. Speaking of Magnus, ay, in-RP na nga dito. Wala nang alinlangan. Ay, gumulong pa. Snowball out. Pero dito lang din siya babalik eh. Ayun, nakinaladkad na nga dito. Pwede niya pa sanang mablock yung sarili niya. 3 million eh. So, level 8 ang Magnus dito, while level 7 naman yung Pac. So, dapat is the first skill for the side of Army Geniuses. Last hit, send the knife, talagang nakakalamang si Mamang Daya dito. Hero din eh. Melee kasi ito na Magnus na mayroong mataas na base damage. Oy! Oy! Call will be given para kay Mamang Daya. Good vision para dun sa may ward and patay. Agad itong Magnus na bati at masyado. Top lane naman natin. Oh, Miss Lash! Sino ba unang papanaw? Sayang, tatlong mababa HP to. Yappy and DB makakuha ng kill doon sa top lane. So, good sa good naman. But on the bottom lane, si Young PH. Ayan, makikita natin yung creepings niya. So far, so good naman for this PL. At makakuha na naman ng kill itong si Hao. Happy birthday kay Cedric John! Ayan, birthday niya daw ngayon. Ay. Pero Ross, sinigawan na nga sa tenga. Ako, nasigawan pa nga ang kuya mo Phoenix. Bukang patay na tong Phoenix sa ngayon. Mm-mm. Pero nasa kabilang buhay na yan. Ayan na nga. Ay, nakapag-type pa. Pero may tower. Tower hits. Pak! Oh, diba? Si Womie makakuha ng kill with the help of the tower dito. So,
3 4 3 3 parang nagkakapilitan lang ng ano ng kills dito ng both teams ha. Mm-hmm. Pero going for first item defusal naman natong si yung PH. Oo, hindi siya magfa-farm. Lalaban ng maaga yung Phantom Lancer which is okay kasi yung lineup din nila dito pang ano eh, pang fast pacing din na laro, puro sila Action Jackson. But for AG, di ba pwede naman silang mag-farm dito tapos push out lang ng lanes yung Beastmaster. Mm-hmm. But 2K gold dito agad para sa side ng YG sa ngayon. Sobrang early nito. Mm-hmm. Magkaroon agad ng gold lead. Malapit na tayo sa 10-minute mark din. Wala namang nagagap masyado na support. Spirit lang, but pwede naman siyang kumuha dyan ng Tome of Knowledge. And into the 10-minute mark in terms of bounties. Uy, tatlo nakuha ng YG. Tatlo ba to? Apat. Ay, si Scalene ako nagtipis sa mukha. Ayun. Sayang. Hinampas, binambo ni Mamang Daya. So, ano lang talaga, trade-off lang ng skills eh, no? Mm-hmm. Ay, ng kills. Kills. Ang nangyayari dito, so 2K gold lead para sa YG, that's because nakaka-farm ng maayos yung PH dun sa bottom lane, pero kailangan maramdaman yung ano yung PL agad-agad. Ay, asa ka! Asa ka! Muntik lang. Buti na-cancel niya yung RP niya dun eh, no? Nakapag-illusory orb out. Eto na naman, na si Hao napakalikot niya sa mapa. Pak na kasi to eh. Mm-mm. Pero buti nalang Juggernaut nag-jungle na. Ogre na lang ang masaspatan nila dito. Eh, medyo makunat pa tong Ogre. Pwede pang ano na eh. Pwede pa tumagal kahit pa paano buhay na ito eh. Pag kinoil pa siya, happy pa siya. Oo. And okay? Ay, ayun na naman. Trade-off na naman ng kills to. Pero patay lang siya? Ay, pero teka, hindi pa siya patay. What the F? Position 5 Ogre Maza yun ha? Kunat kasi din eh. Pero siyang PH ha? Siya na nga lang yung pinakamayaman dito in terms of last citizen denies. Yung pinakamataas for YG. Siya pa yung nabigyan doon sa bottom lane. May laro ba TNC? Wala po. So most likely bukas yata. 20 pa. Mamayang gabi din meron tayong Alo versus Darkstar. Yun. Wala ko nga. Darkstar versus Egay yun eh. Mm-mm. Kakampi pala si Darkstar Egay. Si Alo pala ang kalaban. Hindi maka-score yung team ni Alo. Ayan. Papalit na naman siya ng lineup niyan. So, sino ka naman kaya ang kakampihin niya ngayon? Pag kinampi niya, pwede naman niya ikampi si Yana. Kaso nga lang, ping. Yung ping. O kasi gusto yata sumali ni Yana kasi baka lag nga lang si Yana nun. Saka nung oras yun sa ano? Sa kanila? 10 p.m. Baka umaga. Mga 6, di ba ganun yun? Ula-ula lang, baka tumama. Oo, di ba? Daming mga gusto sumalin, mga hindi pa nakakalaro. Sila Shola, sila Casey, hindi pa rin sila nakakalaro doon. Every 10 p.m. yun, guys. Ayan, mamaya ata 10:30 kasi may series pa natatapusan para safe. Pero Bumi naman, naku, nabuhay pa nga. Kaso, nabigyan pa nga ng oil doon. Saan ba tatakbo? Yung YG. Sa Necronomicon si, ano nun, si Skillay, na-hit siya doon. So, 1-for-1 na naman. I think siguro kailangan pa ng Blink Dagger na ito ni Mamang Daya bago siya makalaban ng maayos. Ay, biyak na lupa para kay Mamang Daya. Ay, tumakbo. Uy, bumalik si DB. Wala nang coil eh. Sayang. Wala na rin sila mga skills dito ha. Meron na lang yung Tuskar. So easy muna para sa YG. Dito, but for AG, meron silang RP, merong Roar, meron ding Omni Slash. So, good to go ang AG dito. Pero mukhang hindi naman sila nagmamadali dahil meron naman silang Juggernaut dito. And I think nakita naman na nila na going for Diffusal Blade si PL. So, dun pa lang, di ba, makikita mo na ahead na kayo. Kasi, ang pinakahumahabol sa timing dito is yung YG eh. Kailangan nila lumaban agad. Uy, Omni! Timing na timing yung Omni, ha? Mm-hmm. Nagahaw. Pa nga dito kaya, no? Nasusundan ng creeps. Ngayon, TP is available for this pack. Pwedeng makulit lang sila ng pack. Ay, mali. Na-joke. RP! Hindi. Galing niya mag-cancel, eh, no? Alam niya talaga na hindi rin na rin aabot. So, yun nga. Hindi pa rin nagagamit yung RP. So, may threat pa rin for the reverse polarity.
para sa AJ dito, may Roar din. And level 10 Beastmaster, masakit na rin to. Mm-hmm. Eto, malapit na rin si Mamang Daya sa kanyang Blink Dagger. Usually, ito muna yung iniintay ng Magnus bago pumalag eh. Echo Saber, tapos Dagger. And swerte na lang din yung Juggernaut, kahit pa paano meron siyang magandang farm. So, kada ti-teamfight, pwede siya sumama and then meron siya nakukuha ng dagdag damage sa empower ng Magnus. Mm-mm. Ayan si Nelson Torres, so February 17, which is today, Boom X, yeah. T1 Vice. Bukas ay 496 versus TNC. Bukas sa pala yung TNC. And then sa Sabado naman, Vice Esports versus Boom Esports. February 24, X versus 496. Ayan, last Fanatic, na yan, guys. Ay, Fanatic TNC, February 24. And for February 25, Neon versus T1. Yan na yung last na series natin for DPC Southeast Asia. So, dito nyo makikita na yung dalawang game ng Execration, kailangan nilang mapanalo to eh. Ayun, XF496 na ako. Mm-hmm. Tsaka XF496 yung magkabalikatan din sa pwedeng malaglag. So, any of the two. Mm-hmm. Pero syempre, pero kailangan nating halos parang ano ni ang nasa bingit na bingit talaga. Bingit na talaga. Laglag na yung ano nila, yung isang paa nila. Nasa hukay na. Nasa hukay na. Pero ayun na nga, syempre we're still hoping para sa Execration, di ba? Fanatic, yes. TNC, isa yan sa mga pinakaabangan ngayon dahil yung sa ano nila eh, yung sa team sila, di ba, galing dun si... si Raven. Ay, hindi, mali pala. Alin? Fanatic TNC, yung fan favorite. Yung pinaka-inaabangan din talaga. Kasi sila yung nagtatrash talk ang daan, yung friendly trash talk sa FB eh. Pero yung PH, mamamatay na naman dito. Dukot. Pero may smoke of the city tap ni YG. Pwede naman nila igante. May narinig na nga akong drums. On the way pa alis. Yung 2 heroes sa ngayon ay AJ Call Will Be Given para kayong kay Womi. Nagulungan, nasuntok, binigay na lahat. Nasunog pa ng Sunray, nahabol. Leto Earth Spirit, aalis pa. Dito na nga si Mamang Doya, pero di nyo alam sino uunahin niya. Wala sang katulong sa pagbasag ng Supernova. Distansa muna, Mamang Daya. Ah, sayang. Pero nakatulog siya dito sa gilid, ah. Tingnan natin. Malayo yung Juggernaut, so... Humabol, ah. Kulang. So, humabol. Kahit paka-asi man lang. Oh, isa lang daw. Pero tatlo lang kasi sila dito, eh. Wala, medyo talaga awkward to para sa Army Geniuses. Wala, talagang mahuhuli ngayon itong Army Geniuses. Pero Juggernaut nakaiwas naman sa teamfight na yon, so continuous ang farm niya. Pero Phantom Lancer, ano na to? Defusal na to, no? Mm-mm. So, pwede na siyang mang minus one dito and mang zone out ng isang hero pagdating sa team fight. Siguro pinakamabilis niya na mapapatay dyan, Ogre na lang eh. Pero ang kunat din kasi nito eh. Kahit siguro hindi na mapatay, basta maubusan lang niya ng mana, mawawala na ng silbi kabuhan ng AG eh. Ay, kaso, yun na nga yung power of ano, Tuskar at saka PN. Sakit. The one hit delete. Yung ano, Walrus Punch din dito. So, tingnan natin, dikit na dikit lang yung score natin. For the first 15 kills, still anybody's ball game as of now. Pero sobrang yaman na din ng ano ng PL dito. Kung i-compare natin sa network nung Jug. Kailangan pang humabol ni DB. Mm-hmm. I think pwede siyang sumama-sama every time na may Omnislash siya and then balik lang siya agad sa farm. Natatakot, ko natatakot siya eh. Kasi merong snowball yung Tuskar, tapos coil yung pack. Oo, tsaka pasok din kasi yung Walrus Punch, di ba? Sa ano? Sa ikot niya, oo, no? Oo, sa ikot niya. Oh, medyo takot pa yung Jagger. I think pwede silang lumaban ng walang ano, habang walang Supernova din dito. Kaso nga lang may Dream Coil. Itong si ano, si How. Ano di yata nila alam saan sila pupunta? From mid, going to the top lane na sila. Pero nag-alangan ata sila na mag-top lane. So. Hiwahiwalay rin sila dito eh. Tatlo silang nakasmoke pero wala yung Beastmaster. Mm-hmm. Or ano mag-Roshan. Mag-Roshan? Oh, sabagay may mga Necro. Daw. May mga Necronomicon din dito pero hindi na ata muna ipipilit ng AG.
Pwede or, siguro kung minus 1. RP nakaka-cancel pa nga. Ano yun? Babibigay pa ba? Yung RP sa ngayon. Ang ganda ng teamfight dun sa may gilid. Pero eto nga si DB na ipin. Nang i-shot pero gumulong. Nag-omnislash. Nasigawa na ito si YuppieH. Kaya ba today? Makukuha pa nga ang isang Phantom Lancer. Kapalit ito mga Sera IAG. So delikado to for the both sides. Oy. And kita nyo yung Jumbo Bulado. Oh, okay, Kajay. Pumapatay dun sa likod. Double kill yun ha. Napatay niya yung ano. Tuskarata yung napatay ni Ogre Magic. Dalawang magkahiwalay na clash, pero all goods para sa Army Geniuses since yung RP na kanina pa gustong ibitaw ni Mamang Daya kay Hao. Ayun na, nabitaw naman niya doon. So, that was a team wipe. Ubus, buyback pa yung ano dun, Elder Titan na dieback. Pero asa lang pala sa Empower ito si DB kasi may first item Manta style siya. Manta Uy. Style pang debuff din kasi may Diffusal Blade itong si ano eh. Itong si Phantom Lancer. Pero I think kailangan kasi nila dito ng items para dun sa Phantom Lancer. Either Maelstrom, yung mga pang ano talaga, pang illusion based na items. Kasi siya lang ata yung pwede mag-clear out ng illusions ni PL dito. Though meron naman silang Magnus. Di ba parang hindi siya ganun ka-enough. Lalo na mamaya pag makunot na yung ano, PL. Pero as of now, so far, killable pa rin naman si Phantom Lancer. Hindi pa rin maaliwanas yung buhay ni ano dito. Kayang-kaya. Patulad ng nangyari kanina, yun na, na-burst nila yung PL. Lang di nakakapag-react. Tsaka once mahuli mo kasi PL ang wala pa siyang Manta, kaya pa talagang patayin. Ano pa lang siya eh, ano? Yasha Diffusal. Ultimate Orb. With that team fight, 15 kills, nakuha na nga na AG. Congrats sa mga tropa nating bet lords na sa PNX meta. Muntik pa si Mamang Daya dun sa bottom lane, ha? Buti ma. Mabilis yung reflexes niya dito, nakuha pero si may namatay. Nasigawan na ata. Oo, wala nang Rory, kakagamit lang dito. Pero si Hao, magpapakita siya dito sa lane. No? Ang laki na talaga ng tulong nung, ano, nung map hawk. Yun na nga, bibili na lang ng unye pa yung pambili ng ano, ultimate orb. Buti di pa bumili. Courier pa lang yun ni Young PH. Pwede niya pang lakarin, i-walk trip yan. And 7 seconds para sa Elder Titan. Bounty runes are now up. So, tingnan natin kung ipipilit nga ba talaga ng AG yung Roshan attempt na gusto nila. But let's see. Kailangan makapwesto na maganda si Lim dito para ma-silence yung pack. Ayun, nakatakas na naman yung pack. Hindi, yun naman. Tapos style na si ano dito, si PL. Kitang-kita yung pack, oh. Pwede dyan mang ano, baka masigawan ka, mabingaw ka. Mabingaw ka dyan. Inaabangan din siya kasi ni Lim eh. Mm-hmm. Isang silence lang dyan sa pack. Sure, ano, sure kill na yan. Tapos meron pa mga Necronomicon. May Purge, may Mana Burn. Lambot niyan pack. Talaga. Oo, lambot niyan mamaya. But on the bottom lane, meron nata silang gustong i-go. Uy, si Skilly nga yun. Ice Shard, pwedeng magamit. But, ang ganda ng multigas. Nang, Fire Blast 20. Okay, paano naka Echo Saber itong si Mamang Daya. And his PKB, nakuha naman na niya dito. So, good to go. Ang age dito, may RP, may Omnislash, may Roar available. Bilis ng cooldown lang din ng Roar, no? Kaya, ano, parang sobrang hirap din para sa YG na maghiwa-hiwalay. Mahuli. One minute lang ata yung cooldown yun eh. Oo. Mabilis-bilis lang din. Parang kaya parang coil. Papano. Parang dream coil. Mabilis lang din. Pero, kasi pag team fight talaga, kailangan yung roar eh. Yung ano din kasi, yung dream coil dito, pwede mo pang i-kite eh. Pwede pang i-dodge kahit papano. Pero tignan natin, 9.70 ng scoreline, 21 minutes into the game, 4K gold lead para sa Army Geniuses. Hala. Merong maispatan dito, itong si Womi, na-diffusal play. Kita pa nga, na naman ah. Imbis na siya yung umuubos sa mana, naubusan siya mana, sasama pa. Eto si Lim, till death do us part daw. Uli. Mabe naman, no? Napakaramdaman pa yun yung PH. Ay, tao dun sa ano. Sa gilid. So, 2 kills para sa YG daw. Pero on the bottom lane, napupush out na rin yung tier 2 tower nila.
And na-invade na rin nila yung jungle kasi ng ano eh, ng AG dito sa top lane eh. Pero as of now, hindi ko pa rin kasi makita kung sino yung pinakalamang. Mm-hmm. Kasi namamatay-matay pa rin yung heroes ng ano ng AG eh. Huli pa din. Ganun din yung YG. Nahuli pa dito Phantom Lancer nila eh. Mm-hmm. But tignan na lang din natin. Roshan attempt ng AG's 22 minutes into the game. Tignan natin kung makakaramdam ba yung YG. AG-YG. Grabe yung entries na provided ng YG oh. No, hindi, sobrang dami. Tignan mo, hindi pa nila nakita yung kaisa-isang ward na ng ano, ng AG. 1, 2, 3, 4. Ayun na, nag-expire na yung apat, server. 5. 5 yung wards sila dito sa may bandang ano, Roshan. Pati dito sa may jungle nila. Kaso, napag-Roshan pa rin ang AG dito. And DB ang kukuha ng AGs. Mm-hmm. Si Luna naman, si Terong na naman. Parang Terong na huge na ano, fusion. So, oh, ang cute kaya ni Lun. Ah, cute. Ah, cute. Bakit hindi daw makabet sa Boom Esports direct pag kiniklik yung winner one? Uy! Para kaya PH pata na kayo original. Nasigawan pa! And mukhang burado. Ito si PH. Nagpa-farm lang. Ano, nahimik na nga dun sa gilid eh. Napitas ba dito itong si Young PH? Pero yung nagtatanong dyan para sa PNX, siguro try mo na lang mamaya bago mag-start yung game. Aha. Malapit ay third game pa kasi to mga boss eh. Baka di pa nila i-open yung tabs. Wait nyo na lang. Pero maganda ginagawa dito na AG, nakakahuli pa sila. Mga pa isa-isa, kanina ang 2K ang lead nasa YG. Siguro yung isang clash lang talaga kanina na na-RP yung pack. Doon sila sobrang nakabawi. Pero tier 2 na tong binabasag ng AG. And Outpost is now open for the taking dito sa bottom lane. Lalong lalaki yung mapa dito ng AG. Ayan guys, next series natin, Excavation and Boom Esports, si 23 Savage. Maglalaro siya sa Boom Esports as a stand-in. Carry stand-in nila. So abangan natin yan kung gagana ba si 23 Savage o si 23 Sabog. Kung sasabog ba? Parang di naman na masyado nasabog si 23 Savage. Oo, maano na siya yan. Tagal din niya kasing na idol. Parang disiplinadong player na siya. Hindi, ayoko na magkamali kahit isa lang. Maka mamaya masibak na naman siya. Oo. Kabado na ata maglaro eh. 11 kayo, walang team eh. Sayang naman. Uy, ang ganda ng wards dun. Ha? Pwede pala maglagay ng sentry wards dun? Saan? Dun sa, ano? Dun sa ilalim. Ay, hindi ko nakita. Sa may butas. Pero mamang dayo na killing spree. Ay, nauli. Taka sa kabilang dulo ng mundo, hindi natin nakita yon. Pero nagulungan pa. Ano, walang mag-drop out. Pero naabutan nga. Mm-hmm. Sa kabilang ibayo. But still, good kill pa rin para sa Army Geniuses dito taking out the two supports ng YG. Tignan natin, TP from the pack. Pero magkakagulatan. Naipit pa ito si Mamandaya bago maubusan naman. Ano na, Mamandaya, makakaalis pa ba? Hindi kaya. Naipit na siya eh. Naipit talaga. Naipit na siya dun sa mga illusions. But ang kapalit naman yan is another tier 2 tower ng YG. So, ito lang, mahihirapan sila mag-farm ng mag-farm dito. Magiging blind yung YG dito. Pero tignan natin Snowball. Nakita nang nagamit yung Snowball. So, pwedeng umom ni lumaban ng isang juggernaut. Nilabanan na nga. Ang taskar, tapang mo ha. Wala ka makasama dyan. Parang ahead ng isang recipe ata itong si, ano, si Jug. Mm-hmm. Isang item. So, tignan natin. 2 of 21 ang scoreline natin. 40 gold lead for Army Geniuses. 30 seconds para kay Mamang Daya dito. They still have 1 more minute para sa AG. So, kailangan sulitin ang AG yan. Meron naman silang mga ano eh, meron naman silang mga ultimates available. May RP pa, may Roar. Pero yung Omni Slash nagamit pala. Nagamit pala yung Field Scar. Galit na galit na nga. Inultihan pa ni Zorin. Ibig sabihin wala silang planong pumalag anytime soon. Pag-expire rin lang nila ages dito ng Juggernaut. But pagka-expire niyan, may bagong item yung Jug, which is yung Aghanim Scepter. Mm-hmm. Na pwede niyang pang-kite, syempre. Sa side ng YG. Yappy. One by one daw yung YG. Oo, kasi
ano sila, nagkailangan nilang maghiwa-hiwalay din kasi mm-hmm. yung mga lanes nila napupush out na rin, nakuha na sila ng mga tier 2 tower. So, ang pinaka-least na pwede nilang gawin is ayusin yung creep wave nila. And sinusulit din kasi ng AG yun na hiwa-hiwalay sila eh. Mm-hmm. Meron pang mga tier 2 towers din yung AG. So, meron silang matitipihan if ever nga mag-overextend yung YG. Pero may pause muna. So, shoutout muna sa inyong lahat dyan sa team YouTube natin and team Facebook, guys. So, pnxbet.com kung gusto nyo pang humabol sa game number 2, series 2 para dito sa DPC Southeast Asia Upper Division Execration versus Boom Esports. Yan, magandang tayaan yan kasi laban talaga din yan eh. And times 3 yung odds. Sobrang laki ng odds sa execution. Lalaro si 23 Savage. Pwede kasi natin i-consider yan as a factor sa pagkapanalo ng Boom, or pwede rin disadvantage kasi nga wala silang connection. Mas lamang in terms of connection yung X eh. Kung tutusin kasi nga papasok si 23 Savage sa laban mamaya. Pero kayo na labahala, pwedeng gawin nyo. Tignan nyo muna yung game number 1 bago kayo tumaya, or mag-risk na talaga kayo. Tayaan na talaga nila. Pero kasi ang ano ni 23 Savage, ang tagal niya ding nawala sa scene. Mm-hmm. So pwedeng nagbago na yung playstyle niya, or nagbago na rin yung hero pool ni 23 Savage. Diba, huling panood natin sa kanya, nasa Hoyo siya eh. And lower division. Yun, no? Lower division. And then dito, lalaro siya sa upper division naman. Akalat-kalat lang si 23 Savage. Kung saan-saan napupunta eh. No? Kahit saan. But 4K gold lead, pa-expire na rin yung Aegis. Ganing chapter naman na yung Juggernaut. Na so, mukhang eto pa lang, ngayon pa lang nila susulitin kung kailan mag-expire na yung Aegis. Ngayon na. Wala nang Aegis dito tong si Juggernaut. And going for Aghanim's Shard si DB dito. Tingnan natin, Aghanim's Scepter is already available para kay Juggernaut. So, pwede niya i-bait out yung Swift Slash and sakit na rin yan. Spotted na nga agad. Ito si Zorin. Hindi lang ginamit na nga. Inatid pa. Ay, gusto sumigaw. Gusto sumigaw ni ano ni Womi, pero wala siyang nahuli. And pwede na silang mag-attempt dito for a high ground push. Buti na nga cancel-cancel nila yun. Sobrang bilis. Na-cancel pa yung roar sa lagay na yun. Pero DB, pinupush na nga sa ngayon itong high grounds ng YG. Pak, try niya mang chove ng lanes. Pwede pumalag. And YG, good skewer. Dinadala na lang ni Mamang Daya yung ulam eh. No? Parang ito, ihawin na to. Atid-atid lang ba yung mamanda yung gaganda ng mga huli niya? Hinatid sa huling hantungan ng OIG dito. And they're now going for the high ground push with the help of the Necronomicon ni Womi dito. And kailangan din kasi nilang mag-ingat kahit pa paano since wala na rin ages si DB. Oop, aalis pa muna o magpa-farm. Mukhang farm muna ulit. Kasi very risky kung ipilit nila yan eh. And medyo na late na din talaga yung AG. Dahil nung may erosion sila, hindi sila nag-push yung nag-farm, lang sila nag-farm. Nga, ipinilit yung Aghanim's Scepter ng Jug. So pwedeng pumalag sa ngayon yung YG. Good thing for YG naman, na-depensahan pa nila yung tier 3 mid tower nila. Hindi yan nakakuha ng Juggernaut. One hit na lang yan kanina eh. Na 40 pa. And ito na nga ang 4-man smoke from YG. Magpapakita dito itong si Phantom Lancer. Nakoil lang agad yung Juggernaut. Pero inikot-ikot niya lang. Umikot na rin yung Red Spirit on the backline. Supernova Master, hinihita nga yung Supernova ngayon dito. Sasabog pa. RP na, ibigay na nga. Pero nasaan yung combo dun sa may RP sa kayo. Omni Slash is there. Double kill yan. Para ngayon dito kay Womi. Gumulong na naman. Tumama na naman. Grabe talaga si Kuya Mulim! Kamuntikan pa kundi lang ako mag-dagger. Hanapin niyo ko! Nakita pa! Si Skillay! 4-man down dito for YG. Dalawa lang ang may buyback sa kanila, pero spam lang muna ng skill para dun sa Phoenix. Pero most likely, kaya na mag-high ground ng AG dito eh. Tatlong patay, 50 seconds para dun sa dalawang core ng YG. And tignan natin kung ipipilit na nga ba nila itong bottom barracks ng YG. Okay, ayan na, inalay na naman! Meron na namang natin! Yan. Ay, nag-buyback yan siya, na. Si Phoenix. Walang disable, pero tulog muna. Wala silang pakialam sa Earth Splitter. Mm-hmm.
Then mas basher kahit 10 times mo ibigay yan. Uy, meron na namang nahatid sa huling slash. Nice. Sulit na sulit nung safe slash lang. Ang sakit na rin agad ng damage. And mid lane Balax. Sisimula na nga rin dito ng YG. No? Tagal pa mabubuhay ng Elder Titan. Hindi pa makompleto yung YG dito. May mega creeps na nga ata to ng Army Geniuses Coil. Ay, muikot-ikot na naman yung Juggernaut. Papasok na si Young PH, pero sino ba talaga uunahin nila? Mamang Dayo with the BKB sumuntok, pero wala pa rin namamatay. Ano kayo, Swift Flash na pinigay ng Juggernaut, gumulo doon sa may likod, pero haabot pa yung Taskar na sigawan si Young PH sa ngayon. Kaso, nasaan yung follow-up? Gumulo na naman etong Earth Spirit with the Rolling Boulder. Walang bye, baka yung PL pag namatay ito. Nakapag-doppelganger pa, mahanap ba ito to? Hinarangan muna ni Lun, pero na-itak nga ni Womi. Kalungkutan talaga ang nangyayari para sa side ng YG. Na wild access ano pa, nadamay si Bilian, namang Daya. Uy, nabigay isa, pumupuso pa. Tingnan natin kung kaya pa nga ba. Dieback ang lahat ng papalag. 85 seconds para kay Mamang Daya dito. So easy na muna para kay DB. Masakit yung Supernova. Sa bagay yung percentage kasi yung health ng ano eh. Pero may Omni. Ang kinukuha dun sa Sunray eh. Ayun, napatay pa nga dun si DB. Sa bagay wala siya magagawa eh. Pag nag-Omni slash siya, madadodge lang din ni Pak dito. Pero iba to nasa mali. May second Roshan. May second Roshan. Tapos mabuhay yung PL. Uy. Pwede kumambak ha. Pwede kumambak to mga sir. May Roshan eh. Makuha lang ng YG siguro yung Roshan. Tsaka hindi, una kasi namamatay lagi yung ano yung PL eh. Ayayari lagi. Tsaka nakikita lagi tunay. Ay, hindi. Wala rin pwede pumronta sa kanila. Siya talaga yun. Oo, no? Kawawa PL talaga. PL dito. Pinaka pwedeng pumronta na lang siguro yung Phoenix. Kaso mababasag lang din agad yung Phoenix Egg eh. Ah, lagi nababasag, binibigibihan lang ng ani Magnus, pero may double damage. Sino una makakita niya, Arn? Ayan ay Hawk, madadaanan ba? Uy, mukhang madadaanan ng Hawk, ha? Nakita yung double damage. Oy, double damage, tapos pwede silang mag-Roshan. Ito na nga, pumapwesto na yung YG dito. 24 seconds para sa Yurnero, and aabot nga ba? Kaya nga ba today? Heart of Taras na yung Phantom Lancer. Medyo mabilis-bilis to with the tag team ng isang Taskar. Pero nandito na si Mamang Daya. Mamang Daya, may RP siya ngayon dito. Kailangan pumosisyon ng YG. Ito na nga si UK providing the information. Pero yung Sadre, kakayanin mo to take down this Ogre Magi. Makunap-kunap nga. Hindi, dito isang Ogre Magi. Boy pa rin. Hanggang ngayon, binigay na nga yung coil. Limbo the BKB. Pero saan ka pupunta dyan, kapatid? Nagmamagnetize lang siya. Pero hinihintay natin yung pasok ni Mamang Daya. Asan na yung timing niya? Sumabog yung Supernova. Young PH, wala sa matakwan with this day. Double damage. Double damage pa yan sa lagay na yan. Di makapre-hit guys. Grabe yung control ng AG sa ngayon. Sobrang walang ya yung timing nila at patience. Nakakapatay pa rin si Hao pero dead man sa bashers yung AG. Wala kami yung pakisayo. They might want to go for chase pero Roshan na lang muna. Ito na ang pinakamagandang bawi ng AG. No? Kahit nag-asim sila nun. Ay, bakpay PN lang. Ay! Lang. Snatch? Ay, na-snatch pa nga ni Zack. Kaso hindi worth it yun. Hindi worth it yun. Para sa pack, namatay siya doon. Nag-buyback din kasi yung Elder Titan. Sayang, mukhang disisit pansit na ito mga sir. Pwede na humayground yung Aegis. Aegis to eh. Oo. Aegis cheese. Tapos isang barak na lang natitira para sa YG. Uy! Uy, ayun pa! Ang gaganda talaga ng mga uli ni Mamang Daya. Kanina pa tumutuhog to naman ni Senior High. Uy, yung PH. Naku po. Paktay pa nga siya PH. Nice talaga. GG na to guys. Sabay, sabay tip. Ngayon ang wala sila mga buybacks ito. 4-man done for YG and Pak. Siya na lang yung nag-iisang magde-defend ito. GG will be called 2-1 guys in favor of Army Geniuses. Laging may nakakapagpakitang gilas sa ano, no? Army Geniuses. Hindi mo natatanungin sino MVP. Lahat sila. Diba?
Lahat sila ang daming ginagawa. And hindi na din ako magugulat kung maging tier 1 team tong ano, AG. So yun na nga, guys. Salamat sa mga nanood. And the next series natin will be Execration versus Boom Esports. Ayan, di ba? Under 56.5. Pa nga. Uy, congrats sa mga nag-bet. Yapi, kung gusto nyo pang humabol for the next game, PM lang kayo sa Lupon WXC Voucher Seller kung gusto nyo bumili ng mga pangtaya. At clinic page naman para sa inyong mga inquiries regarding sa website, sa PNX Bet, at sasagutin naman kayo dyan. So, maganda yung next game natin. Yun ang isa sa mga, pwede nyong tayaan talaga na sulit. Kasi taas din ang odds ng Execration eh. And then, after that will be T1 versus Vice Esports. So, ayun na nga. Anong oras na ba? 4 na din pala. So mag-start na rin ata agad yung mag-start na rin ata agad yung series. So kami ni Diane, yung mga nagiging shoutcasters. Sana kayo ay nag-enjoy. And syempre, support nyo pa rin yung next series natin for DPC Southeast Asia. And ano na, mamba-out na tayo? Mamba-out na kami! Bye-bye! Thank you!